Hello guys, si Kuboy po ulit. Matagal na tayo hindi nakapag-vlog at saka nakapag-gawa ng mga guide. So ngayon, gagawa tayo ng guide kung paano mag-withdraw from crab bites. Isa-isayin muna natin yung mga tokens na involved dito sa crab bites. So ang involved ay TRX, Tron, which is a TRC20 network na token, and then CBX, the CropBytes token, which is a ERC20 or Ethereum base, and then USDT, Tether USD, which is Ethereum based din dito sa CropBytes. Kasi sa ibang platforms, pwede siya sa TRC20 yan, para sa mababang fees. So tignan natin yung mga fees o magkano per withdrawals. So guys, iisa-isayin natin yung mga tokens kung magkano yung withdrawal fee nila, yung withdrawal limit, ganun. So, check natin. Unahin natin si TRX. Yan. First, dito, nakanote dito, TRX value of rewards are non-withdrawable. Yun yung rewards. Minimum withdrawal of 100 TRX per transaction. Anything less than this will not be processed. So, kapag mag-withdraw ka ng 99 TRX, for example, hindi niya ipaprocess yun. Dapat more than 100. So, sabihin na natin, 101. Yan. Pero yung 101 na yun, magiging 126 TRX. So, dapat may nakaantabay na fees. Ito yung fees niya. Fee is 25 TRX. So, maglalabas ka ng 101, dapat may 120 6 na TRX ka na kantabay sa wallet mo. And so, withdrawal limit is 25,000 TRX within the day, and then 60,000 TRX within 3 days. And so, 72 hours. And then, withdrawals are allowed only to TRC20 addresses. So, dito tayo makakatipid kapag mag-withdraw ng mga pera natin. So, TRC20, napakamurang network kapag sa mga processes na ganito, deposit, withdrawal, mga ganyan. So, yan. Please cross-check the destination address. Withdrawal request cannot be cancelled after submission. Withdrawals to wrong addresses cannot be recovered and will be lost forever. So, lagi tayong tag dito. Lagi tayong aware dapat dun sa address na kinukuha natin kung tamang network 'yan. So, madalas naman na ngayon sa mga platform na di-detect na sila automatically. Kunwari, lalagay mo 'to, madi-detect ni Binance na, "Uy, TRC20 pala 'to." So, 'yun. So, next is CBX. Yan, ang withdrawal fee niya is 70 CBX. Yan, napakalaki niyan. So, ang last na nakita ko, yung CBX, ang price niya is 0.43, I think, dollars. Yun, kalahating dolyar. So, mga $35 na yan. So, mahal compared. So, mahal compared sa TRX, which is 25 TRX na. Yan. So, yung $35 versus dun sa, sabi na natin, 3.5 to. So, wala pang mga more or less 100 pesos lang. So, yan. So, yung mga notes. Ang naka-note naman dito sa CBX ngayon ay CBX value of rewards are non-withdrawable. And same din sa TRX. Kapag galing sila sa mga rewards, hindi natin withdraw yan. So, or kumbaga, lock sila. And then, yung minimum withdrawal is 100 CBX. Same with the TRX, which is 100 per transaction. Anything less than this will not be processed. So, same. And withdrawal limit is 4,000 CBX per day, and then 10,000 per 3 days.
Ngayon naman, withdrawals are allowed only to ERC-20 addresses. So, TRX is ERC-20. ERC-20 is for the Ethereum-based token. So, CBX is an ERC-20 network token. Yun, disclaimer, please cross-check the destination. Ganun ulit, we have to check the address if it's an ERC-20 address or wallet address, I mean. So, next natin ay USDT. So, ang fees din nito is $70 withdrawal fee. So, mas malaki na naman. Tapos, USDT value of rewards are non-withdrawable. Basta rewards, hindi mo basta-basta ma-ano yan, ma-withdraw. And minimum withdrawal of 100 USDT per transaction. So, 100 din. Anything less than this will not be processed. Withdrawal limit of $4,000 a day. And then, $10,000 per 3 days. Withdrawals are allowed only to ERC-20, same as CBX. And then, next is, please cross-check the destination address. Withdrawal requests cannot be cancelled after submission. So, dapat kailangan maging careful sa mga addresses na yan. Kasi, baka sisihin mo yung admin ngayon na, bakit nawawala yung mga tokens ko, yung crypto ko nawawala. Ayun pala, mali yung address. Pero minsan kasi, pag mali yung address, na ibabalik naman. Kung may babalik. So, yun. And then, if hindi tayo mag-withdraw, actually hindi tayo mag-withdraw ngayon kasi wala pa naman akong mailalabas kasi nasa extracts pa lahat eh. So, if ever man kayo mag-withdraw from your extracts, ano na natin. Sample, hindi naman sample pero parang demo lang. Punta tayo sa CBX market and then, kumbaga milk. We're going to sell our milk and then ayan, so may 1,562 milks ako if I sell it and may 189 CBX ako sa lahat ng milk na hawak ko ngayon. So ayan, may 189 CBX na ako. Mahal ang withdrawal fee ng CBX. Nakita niyo 70 CBX per withdrawal. So, napakalaki. Mga $35, sabihin mo na. Ang gagawin natin, dapat, is, i-convert muna natin si CBX to USDT. Bakit? Kasi, ang goal natin, makapag-withdraw gamit TRX. Kasi, napaka-paba nung fees niya. So, 189 CBX, i-convert mo siya sa USDT, so we're going to sell our CBX, which is 189. So, yan, may $82 na ako. Ngayon, yung $82 na yun, pag nakuha mo na, nabenta mo na sa presyong na bibili ng ganun presyo. And then, TRX, punta tayo dito sa TRX USDT pair. We're going to buy TRX. So, magkano or ilan yung mabibili natin sa $82? So, kumbaga ito, $82, diba? Nakuha na natin yung USDT. And then, makakuha tayo ng 1,000 TRX. So, from there, you have to buy TRX. And then, pag nakuha na natin yung TRX natin, balik tayo dun sa wallet natin. So, funds, and then click TRX Tron, and then withdraw the amount of, so may 1,000 tayo, so 975, kasi may 25 na, ay, yan, 9,000. So, yan, fee niya is 25 TRX, and then you will get 975 TRX. Dun sa address na pupunta nyo. So, yan. Yan, 2FA code. Just make sure na naka-activate yan lagi kasi
napaka-importante yan, mas lalo sa mga crypto. Yan. Kasi for your security din naman yan. After nyan, 2FA code, withdraw, and then wait ma-process, and then you will receive the T-Rex. And then, depende kung anong platform yung gamit mo. Sa Binance kasi, madali lang. Pag na-withdraw mo yan to your Binance address or yung TRX Binance address, hintay mo na lang and then benta mo to USDT ulit and then to GCash. Ganun lang yun. Bali, naglaro lang tayo dito sa CrackBytes kasi maraming tanong dun sa pag-withdraw pa lang dito. So, if you're familiar naman with Binance, wala nang problema dun. Ang inaano lang natin or tinatakal lang natin ay yung dito mismo sa CrackBytes. So, yung huli, may ano eh, laging tinatanong, bakit hindi sila maka-withdraw ng ganitong oras? May oras na kasi yung pag-withdraw natin. So, yung pag-withdraw natin is 12:30 PM ng tanghali, yun tanghali yan, to 12:30 AM ng madaling araw. So, midnight, kumbaga, yun. So, within that time frame, pwede ka mag-withdraw, ganyan. And then, if wala dun sa time frame na yun, lalabas din naman dito, we are unable to withdraw your funds at this time. Mga ganun. So, ganun lang guys. I just want you to be careful with your wallet and then make sure your addresses are correct. Yan. And then, 2FA code, just make sure na naka-activate yan. And then, just be patient. In general, pati dito sa larong to kasi medyo matagal kasi ang ROI dito. Kasi umabot kami ng 3 months na mga kaibigan ko. Kasi ako rin naman nag-yaya sa kanila. Ayun, kumita sila. Noong November, para-paras kami kumita. Ayan, So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Kahit hindi naman tayo nakapag-withdraw, at least nasabi ko yung points na kailangan mong malaman. Kasi yun yung mga katanungan na nakikita ko. Yung withdrawal time, and then how to survive this game. So, I have a video about that, yung survival. Pero, I have to update it kasi medyo natatapos na yung migration ng CBX to the CrackBytes. So, yun. So, thank you for watching, guys. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And thank you for all the support. Kahit na medyo nawala ako for weeks. Yan. So, thank you guys. And I'll make sure na gagawa ulit ako ng mga videos tungkol sa CrackBytes. Thank you.